Hello mga ka-grid, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na po ang itsura ngayon ng Jasmine 479 na zero synthetic fertilization method at saka yung zero abono method natin. So after from August 17, 2023, nung tinanim natin, ngayon po is September 8, 2023. Wala pong intervention ng any chemical fertilizer po ito. At ganito na po ang itsura ng ating dapog system ng Noel Agri TV na Jasmine 479. Para sa akin, yung zero synthetic fertilization method ay perfect na po natin yan. Wala po tayong ginagamit na synthetic fertilizer, zero. Tapos dito nga po sa zero abono method natin, ay maganda na rin po ang sibol, no? Talagang halos hindi naman naglalayo dun sa nilagyan natin ng organic fertilizer na Everlast. At saka itong hindi natin nilagyan ay halos hindi po naglalayo. So naalala po natin, ito ay tinanim natin noong August 17, 2023. Ngayon po ay September 8, 2023. So, nasa 22 days na po itong ating demo trial ng zero synthetic fertilizer na Jasmine 479. Tapos, meron tayo rito ng zero abono fertilization method. Ngayon po is nasa 22 days na. So, sabi ko hintay-hintayin kong umulan para mabasa yung field at saka tayo mag-a-apply ng mga herbicide. So, true enough, ngayon pong araw ay umulan ng pagkalakas-lakas at bukas po didrain natin yan at saka tayo mag-i-spray ng mga herbicide na late post-emergent kagaya po ng Salvador, Frontier, yung isa po is Advent, yun po ay early post-emergent pero ginagamit ko po siya as late post-emergent. So titingnan po natin yung lahat ng performance ng iba-ibang klase ng herbicide na ito para po ituro din natin sa farmer kung ano po yung pinaka the best na herbicide na pwede nilang gamitin kung gusto nila magmenos o kung gusto nila ng mas mahal, ano ba ang pinaka magandang timing, ano bang klaseng practices ang dapat nilang gawin based dito sa ating mga demonstration trial. Yung ating zero abono method, abono lang po ang hindi natin lalagay doon, wala pong synthetic, wala pong organic, pero lalagyan po natin yun ng as usual, siyempre herbicide at saka insecticide gagamitan pa rin po natin. Pero sa abono, hindi natin gagamitan, lalo-lalo na ng granulated at saka ng organic, wala na po ito. Wala na pong influence ng kahit anong abono. Ang objective is, after 3 years ng paggamit, ng dire-diretsong paggamit ng organic fertilizer, after natin ma-rejuvenate yung lupa, every season na tayo magtatanim, pagdating ba ng 3 years, ay pwede na ba tayong saka nang hindi na po natin gagamitin ng kahit na ano, makakaan rin ba tayo kahit papaano, so yun po yung ating purpose dito. So nakita nyo po rito sa mga video natin yung development ng palay, hindi masyadong matubig, no? Wala naman po kasi akong patubig dito maliban dito sa aking dipwel na binubuhay ko lang kung kinakailangan kasi kung papatubigin natin ng marami ito, ito po ay magastos din sa tubig to, magastos din sa kuryente. So ito pong pinapakita ko lang sa inyo na kapag organic ang sistema natin, kahit magbitak-bitak po ang lupa, hindi po siya nadadry out. Maganda pa rin ang palay, mas healthy. Yan yung advantage ng organic eh. Ngayon, dito ay pinasisibol natin yung damo for the purpose of pag-i-spray natin ng herbicide, makikita natin yung epekto. Pero nakita nyo po na hindi talaga masyadong nababasa. Kung alin pa ngayon nababasa, yun pa yung mahina. Kung alin pa yung nabababara ng tubig, yun pa yung medyo nalilate. So, sa organic fertilization method, sa pure organic fertilization method, mas matipid sa tubig, mas maganda, mas matibay ang halaman. Yun ang naoobserbahan natin. Kasi may oxygen nga po sa ilalim ng lupa. Yan ang mga bitak niyan. Pinapasok po ng oxygen yan. Pinapasok po ng hangin, yan ang tinatawag namin ng college days namin sa agriculture na aeration. Importante po yung aeration, kung gaano ka-importante yung nutrients, ganoon din po ka-importante yung oxygen sa ilalim ng lupa. So, pagka ganyan na nagbitak-bitak, mas maganda po yan sa kakay magpapatubig. Marami kasi nagpapatubig, submerged pa, marami pa tubig yung lupa. Natatakot na agad sila na mawala ng tubig, nagpapatubig na agad kahit na puro putik pa, matubig pa. Wala rin po yung silbi yung inyong pag-drain pag ganoon. Dapat po as much as possible papabitakin mo talaga. Pag pinabitak mo mga 2 days, 3 days lang naman nabitak yan, pwede nyo nang papasukan ng tubig. Yun po yung mas maganda sa palay. Mas mabilis gumipi, mas mabilis po mag-tiller pag ganoon. Kaysa yung laging submerged na submerged sa tubig, laging may tubig yung putik.
At sa ganitong sistema po, yung ganitong sistema, may iwasan mo pa yung sakit ng palay rito eh. Kasi laging puti ang ugat ng palay. Pansinin nyo po yan. Wag lang yung ano, wag lang yung polysynthetic, kasi pag polysynthetic po yan, mainit po yan eh, madaling mag-dry out, madaling manilaw yung palay, mapapansin mo agad dilaw na agad yung palay. Sa ganitong sistema hindi po basta-basta nanilaw ang palay, at ang kagandahan pa nga nito, mas tumitibay po sila sa mga soil borne diseases. So yun yung ating maidadagdag sa inyong kaalaman, na sa ganitong sistema, dapog system, walang putulang ugat, nilagay mo sa lupa, na healthy yung lupa, hindi na po mahihirapan yung ano, yung palay. So dito nga ay ginamitan na natin to ng organic fertilizer, yung Everlast, sinabugan na po natin to. August 31, 2023 po nung nagsabog tayo ng unang-unang nilagay natin ng Everlast organic fertilizer, wala pong paupo itong ating tanim na ito. So meaning to say, mga around 14 days po after po ng nagtanim tayo ay naglagay tayo ng Everlast organic fertilizer. Ang ratio po niya is nasa 25 bags per hectare. So after how many days, 2 days, 3 days, nakita na po natin agad yung mabilisang ganda ng palay, no. Nakikita niyo naman po sa video yung development ng palay simula po nung itinanim natin, na halos isa dalawa lang. Ngayon po ay makapal na po yung palay. So dire-diretso na po nating abangan itong zero synthetic fertilization method versus dito sa zero abono method. Ito po yung mga pagpapatipid para nang sa ganun, bumaba ang ating production cost, gumanda ang ating lupa, at maging sustainable ang ating pagsasaka. Doon sa mga gustong mag-inquire, pwede po kayo, kung hindi po kayo makatawag, mag-text lang po kayo sa 0927-2743-281 or mag-PM po kayo dito sa ating page. Thank you very much, mga ka-great. Tagatatandaan sa ating munting channel, Wala Great TV, Parmesan Bida!